So hello mga boss. So sa lahat ng mga nanonood dyan sa kanilang cellphone, sa inyong lahat, kamusta? Sa 400 subscriber. So road to 500 tayo. So sa mga hindi pa nagsusubscribe, please huwag na kayo mag-subscribe. At huwag din kayo magla-like sa mga video ko. Hindi, joke lang. Pero mag-subscribe kayo mga boss, bilang suporta sa ating channel. Okay, going back. So ngayon mga boss, ang content natin ngayon is tungkol sa RCB brake lever, yung S3 na para dito sa Honda Click. So bibigay ko lang sa inyo yung mga na-experience ko, kung dapat nyo ba itong bilhin, kung para ba ito sa inyo o hindi. Paano masabi? Okay, start tayo. So una mga boss, share ko sa inyo yung paggamit ko dito sa biyahe. So para sa akin, nung una totally medyo hindi ko siya napapansin, pero ngayon medyo nagawan ko na ng paraan. Pag bumabiyahe kasi ako, nung sa stock ang gamit ko, dalawang daliri lang yung gamit ko. Yung hintuturo tsaka yung middle finger lang ang gamit ko dito sa combi brake, sa rear brake. So okay na ako nung, comfortable na ako. Pero nung nagpalit ako nitong S3, medyo nahirapan ako kasi minsan may mga sitwasyon na kailangan mo mag-brake agad. Yung tipong may tatawid na pusa, aso, kailangan mo agad mag-brake. So hindi kaya ng dalawang daliri. So hindi ko naman binibigay lahat yung sisi dito sa S3 brake lever ni RCB. Siyempre bigyan din natin ng puntos kung bakit mahina yung brake, is yung issue ni Honda Click na mahina, na may pagkamahina yung brake niya. So pagdating dyan, ingat tayo. And advice lang dun sa mga nagpaplanong bumili, once na nakabili kayo at parang feeling nyo hindi kayo komportable, isang buwan, dalawang buwan, hindi pa rin kayo komportable, huwag nyo nang pilitin. Magpalit na kayo ulit ng stock. So sa case ko, yun lang, baga parang naka-mindset sa akin na once na kailangan ko agad mag-brake or emergency, 3 fingers yung gagamitin ko. Siyempre nakaalalay din dyan yung front brake natin. Then next is dun tayo sa looks. Oh, transfer tayo. Dun tayo sa looks ni S3. So pagdating sa looks niya, wala naman nagbabadya na may kakalawangin o ano. So okay na okay. Walang kalawang, walang kahit ano. Maliban na lang pag magagasgasan. So iniingatan ko naman siya. Then aside doon, kung mapapansin nyo sa front view, pagka tinignan nyo siya, mapapansin nyo na parang hindi siya pantay. Kasi yun dito sa may kanan, dito sa side ng throttle, medyo mababa siya, nakayuko. So nagtanong-tanong ako kung ganun ba talaga. So normal yun, kasi sa stock na brake lever ganun din siya, kaso hindi nga lang halata kasi mismong yung brake lever mismo naka-adjust din yun, unlike dito sa RCB na brake lever, hindi siya naka-design para ayos tignan dito sa ating motor. So ito, titikito yung picture. Kung makikita nyo, yung right side is nakayuko. So normal yun dito sa S3, dun sa mga magtatanong. Then next mga boss is dun sa issue nya kapag meron kang ibang gamit na brake lever guard.
So yung lever guard ko hindi siya tugma dito sa brake lever ni RCB. So nung kinabit ko siya at pinagpantay ko sila, nagbabanggaan sila kapag nagbe-brake ako. So hindi ako mapag-brake ng maayos, so delikado. So ang ginawa ko, ibinaba ko na lang siya. So wala rin saysay. So ang ginawa ko, bumili na, nag-purchase na lang ako ng lever guard ni RCB. Ito yung picture niya, pakita ko sa inyo. So ayun na nga mga boss. So ang ganda no. So na-purchase ko lang yun sa ano, sa Shopee. So okay naman yung mga seller, tapos meron pa siyang libreng keychain. So compared dun sa luma ko na lever guard, itong lever guard ni RCB, ang ganda lang quality. Yung tipong pag nakasagi ka, aksidente, nakasagi ka, siguradong di mababasag kasi medyo malambot tong lever guard ni RCB. Then ayun, susunod sa ating listahan. Okay, susunod sa ating listahan is yung brake lock. Kasi may mga nagko-comment dito sa doon sa video ko na yung brake lock daw nila hindi daw gumagana. So yung iba lang naman, yung iba hindi naman, okay naman yung pagkakabit. Siguro ang tip na bibigay ko sa inyo doon is ang gawin nyo, bukod sa adjustment dito sa may brake lever, itong malapit mismo sa itong nasa brake lever mismo ni RCB, yung iniikot dyan, bukod sa adjustment na yan, try nyo rin adjustin yun nasa rear brake, nasa baba, nasa dun sa may swing arm. Try nyo rin i-adjust yun, baka hindi lang nagtutugma. Ngayon kung in-adjust nyo na yung brake lever, yung adjustment dito, tapos in-adjust nyo na rin yung swing arm, then wala pa rin nangyari, better itanong nyo na yun sa pinagbilan ninyo dun sa seller. It's either mali yung kabit or baka hindi talaga yung brake lever para dyan sa motor ninyo. So ganun lang. So ayun mga boss, so again lang po, kung hindi kayo komportable sa kung ano namang pinalitan nyo sa inyong motor, lalong lalo na importanteng parts nito, which is yung preno, huwag nyo na lang ano, ibalik nyo na lang yung dati, ibalik nyo na lang yung stock kaysa makompromise pa po yung safety ninyo. Importante yung safe tayo, yung mga accessory na yan, sabi nga nila ilang araw lang yan, ilang buwan lang yan, lilipas na rin yan. Malalaos din. Pero yung safety ninyo, yun ang mas importante. So until here na lang mga boss. Subscribe po sila sa YouTube channel natin at palike na din po kung nagustuhan po nila. So again, sa lahat po, ride safe po.